Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Ano ang today's vlog ni Payong Kaibigan? Ay magandang balita po yung ating topic na pag-uusapan. I'm sure matutuwa po yung ating mga kababayang OFWs and even non-OFWs sa update po na ito. Kasi ayon po sa balita, yung e-wallet po na GCash, pwede na po tayong makapag-register or pwede na po natin yung magamit, di ba? Using po yung mga SIM or mobile numbers na-issue po abroad. So, di ba? Napakagandang balita po yan. Alam naman po natin kasi na currently, magagamit lamang po natin yung GCash na yan kapag meron po tayong Philippine-issued na mobile numbers. So, ang magandang balita po ito, ayon po sa GCash, ay mag-expand po sila abroad. At ito ay masisimula na po ngayon sa 13 countries and territories. Kaya makinig po kayo, di ba? Sana po napasama yung bansa nyo po dito. Una po, yung mga taga United States, and then Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Spain, UAE, Qatar, Japan, Korea, Taiwan at Hong Kong. And syempre to follow din po sa mga bansa na nasa Saudi Arabia, Kuwait at Singapore, di ba? Ako po nasa Saudi Arabia po ako ngayon at talagang ako po ay fully verified na GCash user. Yun po yung napaka-importante, di ba? Kapag mag-register po kayo diyan sa GCash, syempre i-download po natin 'yan, di ba, sa Play Store or App Store, depende po sa inyo pong mga cellphone. Pag na-download niyo po 'yan, magre-register po kayo ngayon gamit po nung numbers, di ba? Pwede pong yung Philippine number kung naka-roaming po, or yung number nyo po abroad kung nakasama na po kayo doon sa mga bansa po na ating nabanggit. Syempre yung requirement po dyan ay mag-upload po tayo ng identification, yung mga Philippine issued na identification. At syempre yung napaka-basic po dyan ay yung ating Philippine passport. Okay? At pag nakapag-upload na po kayo dyan ng passport, antayin nyo po, di ba? Kung mafu-fully verify po kayo ng GCash. Kasi kapag hindi po fully verified yun yung account, ay hindi po natin may enjoy lahat po ng services na nandoon po sa mobile app na yan or sa e-wallet na yan. Okay? So ito, ilan lamang po ito guys sa mga services na nakapaloob po dyan sa GCash. At gamit na gamit ko po ito kapag nagpapadala po sa ating mga pamilya at mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Pwede po tayo magpa-load using GCash, di ba? Kung may laman naman po yung GCash mo, pwede nyo pong i-transfer sa inyong mga bank account, okay? Pwede po kayo mag-invest using your GCash account. Pwede po kayo mag-loan, pwede po kayo manghiram dyan, di ba? At so many more, pwede pong pambayad sa mga bills natin, di ba? So SSS, pag-ibig and everything. At napakarami din pong way para malagyan po natin ng laman itong ating GCash kapag po tayo ay nasa abroad. So ako po ay nasa Saudi Arabia. Usually, ang ginagamit ko po, nagtatransfer ako mula po sa aking BPI account. Online transfer. Nilalagyan ko po yung aking GCash account. Or nagtatransfer din po ako mula sa aking STC Pay account papunta po sa GCash. Kung hindi nyo pa po yan alam, ay ilagay nyo lamang po sa ating comment section. Mag-comment po kayo ng hashtag GCash para gawan po natin ng tutorial video. So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.